Hello guys, good morning. So welcome sa ating Rambitan sa Bakuran. Another video na naman. So itong video na to is about fermented oregano. Yung ating fermented oregano, eto siya. Ayan. So kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutan mag like, comment, share, and siyempre subscribe. At pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos natin. So ayun lang. Punta na tayo sa ating fermented oregano. Ngayon, pag-uusapan natin is yung about dun sa fermented oregano na ginawa natin last time. So, update lang ito dun sa ating fermented oregano, kung anong benefits ng fermented oregano sa ating na-observahan natin nung pinainom natin sila ng fermented oregano. So, ito ganito na lang siya karami, guys. Ayan. So, ang napansin ko, una kong napansin dito sa ating fermented oregano is mas madami sila uminom ng tubig nung may halo na fermented oregano. Mas gusto nila yung tubig. So, yun ang napansin ko. Every umiinom sila. Then, meron akong nagkasakit ng sipon. Nagkasakit ng sipon na rabbit. Ito siya. Ayan. Sipon. Sipon, sorhax, tsaka mange. So, grabe yung inihina niya. Nanghina siya ng todo. Dahil din sa mga gamot na ininject natin. So, yun ang nakapagpa-recover sa kanya yung fermented oregano. Dahil nga dun sa molasses na rin. Tapos, ayan, tumakaw siya kumain ng grass. Ayan, ayan, makikita nyo yung ating, sarap na sarap sila. Guys, ang kailangan nyo lang gawin if yung system nyo is yung ganyan, ito. Kailangan nyo siya ipalta ng 100%. Huwag nyong ipapastak yung fermented oregano dun sa inyong container kasi napapanis yun. Once na mahaluan na siya ng tubig, simula na yung stage na pwede siya mapanis. So, kailangan nyo i-refresh yung tubig and maglagay ulit kayo ng fermented oregano. Bali, ang ginawa ko ngayon sa fermented oregano is 4 days tuloy-tuloy may fermented oregano yung inumin nila. So, hindi naman ganun karami, kayo na bahala kung anong gusto nyong gawin, kung supplement lang or for sakit yun. Kung sa sakit, syempre mas maraming ang ilalagay natin na fermented oregano. Kung for supplement naman, konti lang para hindi rin sila maano sa sugar, kasi alam naman natin ang molasses is from sugar cane. So ayan, malaking tulong rin siya sa mga dose na nagpapadede, kasi nga yung kailangan nila na mas maraming calories dahil nagpapadede nga sila, mabilis silang mamayat. So ito, ayan, pakita lang natin ito yung mga nagpapadede na dose. Ayan, sobrang kapal niya maglagay ng fur. Ito guys, bagong anak. Ayan. Ayan, nagpapadede. Bait naman ni mami daw. Nagpakita siya na nagpapadede. So, ayun guys, huwag natin siya abalahin. Bale, itong bago natin na nanganak na 6 kids is second time mother na siya. Ito yung ano niya. Yan yung anak niya nung una. 1 month and 2 weeks na. Ayan. Isa lang yung anak niya nung ano, kasi nga yun, pinilit ko lang siya magbuntis. May in-inject lang ako sa kanya para mag-ready siya ng mating. Tapos pinamate natin siya dun sa ating isang bak. And ayun, isa lang yung naging anak niya. Tapos ngayon, habang nagpapadede siya, mga 27th day pagkapanganak,
minate natin siya dito sa ating back na pure. So ayun, naglabas siya ng 6 kits. So pasok sa average ng good liter size. Usually is maganda 6 to 8 para sabihin natin na maganda yung kanyang pagbubuntis. Maganda yung kanyang pagiging breeder. So ayun guys, yun lang naman. In-update ko lang kayo sa fermented oregano natin. So pinapatubo ulit natin yung fermented oregano para makapag fermented oregano ulit tayo. So ayun lang guys.